May sinabihan ka na ba ng salitang iniibig kita? Hello friends! Welcome to my YouTube channel where we share God's Word for God's glory. If you are new to my channel, please consider subscribing and hit the bell notification and click all to receive updates. Hi guys! Magandang buhay sa inyong lahat! Our verse for today is from Psalms chapter 18, verse 1. Let us read. I love you, O Lord, my strength. Salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Salitang nasabi ng lingkod ng Panginoon bilang awit ng pasasalamat sa pagliligtas sa Kanya, ibig sabihin kay David, sa kamay ng kanyang mga kaaway at sa kamay ni Saul. Katulad kung paano, umawit ng pasasalamat si Miriam at si Moises na makikita natin sa Exodus chapter 15, verse 1. Ganito yung sinasabi ng banal na kasulatan. Verse 1. Then Moises and the people of Israel sang this song to the Lord, saying, I will sing to the Lord, for He has triumphed. Gloriously the horse and his rider he has thrown into the sea. Salamat sa salita ng Panginoon. Dito ay kung paano sila iniligtas ng Panginoon sa kamay ng mga Ehipsyo. Ganyan ang awit ng pasasalamat nila sa Panginoon. Ngunit alam ba ninyo, hindi lamang sinabi ni David na iniibig kita, Panginoon, aking kalakasan. Kung hindi, inihayag kung sino ang Diyos na higit na nagliligtas. Kaya anong sabi niya sa verse 2 and verse 3? Sabi doon sa verse 2, The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my rock, in whom I take refuge, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. Verse 3, I call upon the Lord who is worthy to be praised, and I am saved from my enemies. So ganito ang puso ng tunay na umiibig sa Panginoon. Nasabi niya ang gantong mga pananalita dahil tunay na nagmamahal siya sa Diyos na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Kaya si David ay pinanatili sa kabila ng maraming mga panganib na dahilan para lalo niyang ibigin ang Panginoon sa kanyang buhay na nagbibigay sa kanya ng kalakasan. Ganyan pinakita ng talata ang masidhing paglalarawan ni David kung sino ang Diyos. Ikaw, ganito mo ba nababanggit sa Panginoon ang mga salitang ito na binanggit niya, na I love you Lord, my strength. Nawa, sa kabila ng mga problema, pagsubok at kaguluhang kinakaharap mo, mabanggit mo at masambit mo ang pangalan ng Panginoon. Nawa, patuloy mo rin siyang ibigin dahil siya ang Panginoon na nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin. At siya nawa ang matagpuan mo na tunay na nagpapalaya, tumutulong at maaring sandalan sa bawat kaguluhan ng buhay. Lalo na sa pandemyang ito na ating pinagdaraanan at anumang kinakaharap mo ngayon sa iyong buhay. Hindi mo man sabihin, ngunit alam ng Panginoon ang iyong kalagayan. Ngunit huwag mong kalimutan na sambitin ang mga salitang ito kung tunay kang kumikilala at nananampalataya sa Panginoon. Sa oras na ito, tayo po'y manalangin sa Diyos. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Nawa ang buhay ko. Matutunan kitang ibigin ng buong puso, ng buong pag-iisip, ng buong kaluluwa, at ng buong lakas ko. Dahil ang totoo, ikaw ang unang umibig sa akin na nagbigay ng kalakasan. Kung wala ang kalakasan mula sa iyo, ano na ang buhay ko ngayon? Salamat po, Diyos, at nawa sa buhay na ito na pinagkaloob mo sa akin. Ikaw nawa ang magbigay sa akin ng kalakasan upang sa pagharap ko po sa hamon ng buhay, samahan mo po ako. Ilapit sa iyo lahat ng aking inilulog upang tunay na makita yung buhay ko, yung puso ko, yung pag-iisip ko, yung gawa ko na tunay na iniibig kita na siyang nagbibigay sa akin ng kalakasan. Salamat po, Panginoon. Salamat sa iyong buktong na anak na si Jesucristo na namatay doon sa krus.
muling nabuhay at ngayon nanuluklok doon sa kanang trono ng Ama. Salamat po, Panginoon. Pagpalain mo ang oras na ito at ang talatang ito na nawa dumanim sa aking puso't isipan at laging alalahanin. Ang salitang, I love you, O Lord, my strength. Manalangin na may pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, ito si Pastor Yael Nicolas, nagsasabi sa inyo, purihin ang Panginoon.